I just want to clarify something here kasi nag-post ako dito ng remembering COVID that killed Mahal and almost killed me too. Because I thought na hindi lang yung puro mga kadakmahan, kachupaan, o kaya'y kung ano-anong mga ano natin, di ba? Because it's just mainly for a joke or just for entertain purpose. Kasi sabi nila na stress reliever, nawawala yung stress nila every time na nababanggit ko yung mga ganon. But it was just mainly meant just a cold fun ba? Di ba? I mean, I really didn't mean it in order to irritate or in order to hurt anybody or whatever. So it's just mainly for fun, di ba? Kasi meron naman yung moment na seryoso tayo, meron din yung moment na gagalit tayo, whatever. Pero at this point, I just wanted to be serious because I want you to understand na namatay si Mahal because of COVID. At nagka-COVID ako, and the only difference is I have survived. But I struggled in order to survive. I'm still struggling as a matter of fact. Kasi yung pneumonia ko, matagal na ito when I was a little kid pa. Okay? I started having a pneumonia and then heart problem when I was 10 years old. And then lumala nung namatay yung tatay ko. That was when I was 16. And then after that, lumala na ng lumala hanggang sa ngayon, nagkataon na may COVID. So, of course, the number one na maapektuhan ng COVID are those people na may sakit na dati, di ba? It's either you have a cancer or it's either you have a heart problem or pneumonia or whatever. So sila yung mga number one na nabibiktima mismo ng COVID. And I'm so glad na na-survive ko, but hindi pa rin pwedeng sabihin na totally hindi na babalik or totally na I can be saved already. Okay? Hindi tayo safe. Always remember na every time wherever we go, kailangan pa rin tayo na i-maintain pa rin natin yung social distancing and always use a mask, always use kung kinakailangan yung facial or whatever because at the time, I was not really serious about it. I was just taking things for granted dahil akala ko hindi ito importante. Dahil akala ko, kung magka-COVID ka, magka-COVID ka. Kung hindi, hindi. Para bang kung mamatay ka, mamatay. Kung hindi, hindi. Parang ganun eh. This is just a reminder. At nabanggit ko si Mahal because Mahal died because of this. Tapos sasabihin nyo sa akin na wag ko na lang daw banggitin ang pangalan niya. The hell? Well, the hell with you na magsasabing wag ko na lang banggitin ang pangalan niya. First of all, marami kaming pinagsama ni Mahal. Wala man lahat sa video, but I already consider Mahal as a very special person in my heart. Kaya nga ako lumabas na because gusto ko na ipagtanggol yung side niya and of course the side of his of our family. Okay? I'm not doing this just for fame, okay? Dahil kung gusto ko just for fame, by the time that she died, siguro naman nakita nyo, wala akong inilabas na video namin. Sa kanila ako naglabas nung eto na mismo ang nangyari at nakita ko kay Offer Firm na something is really happening right here na kailangan talaga may klaro and with my help, I am sure that I can share and people would understand what really happened at kung totoo man iyong mga sinasabi ni Offer Mirna. Kasi natural, kung walang magpatotoo na katulad ko, and then, you know, this issue about yung dakman issue na sinasabi na, oh, you're just a liar, ganun, na nagkaroon ng issue ganun because Mahal was the one who sent that message to her. At bago siya namatay, and then at least, merong naiwan na alaala in order to come up with the truth. And then, of course, yung mga Mamigs fans, they're still blinded with the truth na talagang this is really the reality. Ayaw nilang aminin eh. Diba? I mean, why can't you just accept the fact na this is the truth and nothing but the truth? Kesa ba naman you are
misjudging me kung bakit daw ako biglang lumutang. First of all, I am involved here. Alam na alam ko kung anong istorya, and then of course, I own the truth here. And nobody can ever stop me with this. Eh ngayon, kung ini-step nyo na ma-mention ko si Mahal, well, istapin nyo rin yung iba. Diba? Mas masal pa nga yung iba because they're making up stories na hindi naman totoo para lang mag-come up sila ng vlogs. So sila ang pagbawalan ninyo. Hindi yung ako na nagpapatotoo kung anuman. Plus, I am trying to open up your blindness o kaya yung mga utak nyo na makikited na hindi nyo pa makita kung ano yung point hanggang ngayon. Akala nyo, this all about tsupaan o kaya dakmahan. This is not. This is about deception. Lies. Hello, good morning mga kadakma mix. Kagigising ko lang, okay? Ayan, gising na ang lola nyo pero ang baby ko hindi pagising. Oy, oy, oy. Gising na pala. So anyway, bago sana ako pupunta ng ng CR para maghilamos, ito yung nakita ko at nabasa ko kasi nag-upload nga naman ako ng old videos ko with Mahal. Tingnan nyo, diba, kung talagang ako'y nanggagamit, dapat tong video na to, nai-upload ko na. Ngayon ko lang nai-upload, sa totoo lang. Okay? Kasi ito, yung panahon na hindi pa nagka-tandem itong sina Migs at saka si Mahal. Okay? Pero, matagal na nilang kinuha si Mahal at that time dahil galing nga naman siya kay May Rivera. Okay? So, sila na yung nag-alaga sa kanya. Pero, tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo. Okay? Dalawang beses ko na-upload. Part 41 at saka, nilagyan ko ng ibang caption yung isa para at least ay at home with Mahal, Jeth at saka Migs pala yung isa, okay, yung pinaka-latest. So, ito yung sabi ng isang nag-comment, alright, ito sabi niya, Ma'am Missy ka sana maraming nakapanood dito, si Migs, di man lang naglagay ng pagkain sa plato ni Mahal. Noong pag-tandem kay Mahal lang ginagawa. Sabi noon pag ginagawa, wala man lang pala. Kawawa naman si Mahal, yung manager nandyan pa.
wala man lang umalalay, muntik pang mahulog pinggan niya. Totoo yun. Kitang-kita nyo, diba? So ngayon, correct po, na-notice ko din yun. Pero kung makapagkwento sila, noon pa daw nag-care si Mig kay Cute, saan banda? Ayun. So, that is just one example na hindi talaga ganyan ang pagtrato. Kasi wala pa noong vlogs, diba? Wala pa noong Migs at saka Mahal. Pero ngayon, dahil nga sa may Mamigs o kaya may Migs at saka Mahal na, kaya nga naman, every time kung saan sila napunta, eh nandoon nakaalalay. Pero noon, ang layo ni Migs, diba? Pati si Jet, wala rin. Ha? Kung hindi ko pa siya tinawag, hindi rin siya lalapit kay Mahal, diba? Pero hindi kay Mahal lumapit, pero dahil tinawag ko lang, di ba? Dahil pinakilala ko lang on cam. Eto pa isa, okay? Noong sa Oh My Love at saka sa One of the Bays, tingnan mo, napansin ko, sabi ko, bakit at that time, yung sa One of the Bays, iba, yung sister niya nandun. Alright? May upuan siya. Okay, gusto kong ma-emphasize ito, ha. Dali, nakikita na ata yung dede ko. Sorry. Ayun. Kasi noong One of the Bays, okay, nakasama ko si Mahal. Andali, nasaan ba yung sinelas ko? Ito, ma-emphasize. Noong One of the Bays, ha, na nakasama ko sa Mahal, meron siyang ganito. Ha? Dala-dala. Ito yung dala-dala lagi pag nag-shooting. Ito yung upuan na pwedeng higaan, ganun-ganyan. Folding bed. Ito, laging kasakasama ko ito kahit saan ako mapunta. Para in case man na kinakailangan na bababa ako ng sasakyan, pagkatapos gusto kong ipahinga na ano, for example, katulad niyan, kung may nangyaring aksidente man doon sa harap namin or whatever, pagkatapos ang tagal-tagal or whatever, tapos natural yung mga iba, lalabas ang mga yan, ganun kanyan, pero at least ako pwede kong ilabas ito at uupo ako at may ihiga ko, di ba? Katulad noon isang shooting o kaya isang accident while we were on the way home coming from a concert. Oh, ang tagal nun talaga kasi may biglang gumuho o kaya biglang nakaharang na malaking bato. So at least, kahit papano, instead na doon ako sa sasakyan na ano, na sobrang bored na yun, lumabas ako, andyan niya. So at least feeling safe ako, plus feeling komportable. Itong One of the Bays, shooting, andoon yung sister niya. Yung sister niya mismo ang kasama niya. May daladalang ganyan. Pero pagdating doon, ha, sa Oh My Love, yun ang unang napansin ko. Sabi ko kay Migs, ala Migs, sabi ko, kasi nasa 10 kami eh. Nasa 10 kami, magka 10 kami ni Mahal. Okay? Sabi ko kay Migs, dapat binilhan niyo ni Jet ng upuan na ganito. Kasi nasa stool lang siya. Eh, ang tagal-tagal bago mag-antay kung kailan siya maisalang. Kung minsan, the whole day, whatever. Tapos, nandyan lang siya, nakaupo lang sa stool. Sabi ko, kawawa naman, samantalang ako, I'm feeling komportable. Kaya, yun ang sinabi ko kay Migs. Hindi niyo ba lang mabilhan? Yun ang unang tanong ko eh. Kaya sabi niya, oh sige, sabihin ko kay Tatay Jet. Oh my God. Yun ang talagang sinasabi ko. See? Nakikita nyo yung point ko? Ha? Kung talagang they really care about Mahal, yun ang uunahin. Alam nila na magkakaroon ng shooting, lockdown. Alam nila na mailalagay lang sa tent. Alam nila kung ano ang sitwasyon sa shooting. At alam nila na lahat ng mga artista ay may kanya-kanyang mga higaan yan. Okay? It's either yung folding bed or folding chair. Ako mas gusto ko itong folding chair, okay? Kasi pwede naman na ano, at least gusto ko yung kung ano lang yung hanggang saan lang yung ano ko yung pag
ano ng katawan ko ganung ganyan kasi yung folding bed as in flat siya, 'di ba? Pero ito as in alam mo kung paano ilagay kung ano yung mas komportableng feeling, okay? Iyon ang sinasabi ko sa inyo, mga hunghang. Ah, tapos sinasabi nila na magmula noon pa daw ay talagang care na daw itong si Mig sa kanya. E paano naman? Ah? Wala pang vlogs noon. Tingnan mo, hirap pa nga siya na mag-ano, na abutin yung kanin. Kasi wala man lang nagbibigay sa kanya. Ha? Gumaganon siya, oh. Kamuntik pa ngang mahulog yung pinggan niya. Oh, di ba? Inilagay na lang siya doon sa pinakadulo. Tapos si Migs nandoon din sa pinakadulo doon. Si Jet wala. Tinawag ko. And then, he didn't even bother giving him kung ano yung dapat ibigay sa kanya. So, yun ba talaga yung totoong nagkikare talaga? Kasi wala nga namang camera at that time. Wala silang camera, wala silang vlogs. Pero I am so glad. At naisip ko na ilagay din yun. Kasi naalala ko, meron. Ayun pala, nandoon sa Querido movie namin. Hinanap ko pa. Sa Querido movie namin part 2. Okay? Part 2 nakalagay. Hinanap ko pa. Kasi maraming part yung Querido movie na sa YouTube. Meron yung ano yung full story pero 5 hours yun mahigit. So, kailangan hanapin ko pa yung kung saan ko nailagay yung part na yun. So, part 2 pala. Okay? Nandoon mismo. Okay, I'm so glad na nahanap ko at naisip ko na i-upload din yun. See, kung talaga nang ginagamit ko lang si Malo, whatever, dapat talaga yung kamamatay na lahat na ng mga videos ko inire-upload ko na, but I didn't do it. Just like I told you, I didn't do it. Dahil ayaw kong pagkakitaan ng isang tao, kaya ang lalong-lalo na kung alam ko na siya ay trending or whatever, di ba? Nagkataon lang talaga na nakita ko there's really something wrong here at kailangan umentra na ako dahil kung wala akong umentra, hindi nyo alam ang totoo. Hawak ko ang katotohanan. Di ba? Ako mismong nagpatotoo. Otherwise, magiging misteryo for the rest of your life kung ano talaga ang totoo. So, you have to thank me instead na... See? You have to thank me instead na i-judge nyo ako. Instead, sana na magpasalamat kayo. At least alam nyo na ang totoo, ha? Na may mga taong manluloko at ang biniktima pa nila ay itong walang kamuang-muang na si Mahal, ay yung pala, ako naman pala yung kakasiguin nyo. Is that really fair? Hindi. Ha? Mga hunghang kayo. Diba? Wala kayong mga utak. Ang iniintindi nyo na lang, umentra ako para lang sirain sila. Wow! Ang galing ninyo, ha? Samantalang ako ang pinakaunang biktima dito. Ako unang niloko. Pagkatapos pangalawa si Mahal. Si Mahal, totoo nga na hindi katulad yung pagmamahal ni Mahal o kay yung in love siya kay Migs, ha. Hindi ganoon ang ibinigay ni Migs. Ang ibinigay ni Migs yung pagki-care pero on cam lang. Oh, kitang-kita nyo, this is the truth. Plus yung bago siya namatay. Doon na lang tayo magbase kung ano yung truth. 'Di ba? Dapat itinutok na nilang camera at pinakita nila kung kaano nila ka-care, kung paano nila isinewa that time. Pero, they don't care. Alam nila na hindi yon pang vlogs. Dahil, kung ano man ang mangyari o whatever, natatakot sila na i-vlogs. Dapat, yun na yun eh. Yun na yung pinaka-last moment ni Mahal na kailangan talaga, ipakita talaga nila yung totoo kung paano nila i-care yung tao, paano nila dinala sa ospital, kung paano ganun ganyan. Ako mas gugustuhin ko na bago ako mamatay, at least the last moment of my life, mas gusto ko na meron sanang nakatutok sa akin ng camera. I'd rather want my last moment na makita nila kung paano ako namatay. Diba? Yun dapat. At least doon sana dapat nila ipinakita kung gaano talaga sila ka-care kay Mahal. Pero, as we know, hindi yun kasi naka-vlogs eh. Hindi kasi yun yung talagang care na dapat makita ng tao eh. Kasi because they didn't execute kung ano talaga yung tamang pag-care sa kanya. Hinayaan man lang siyang ganun. Dapat from the start pala nakita nila na something is really wrong at matamlay na siya at hindi na maganda yung itsura niya, yung pakikitungo niya plus yung situation niya. Dapat from the start pa lang dinala na siya kung kailan dapat dalhin. Oh, asan ang pera niya? Yun nga ang question, di ba? Asan? Para at least mabigyan man lang sana siya ng sapat na attention o sapat na
medication at that time. Ni pambili nga ng gamot, wala na pala. Saan yung kinita? Yun ang point ko, mga gago kayo, napaka-inutil ninyo, napaka-puro lang pag-iisip ninyo at hindi nyo naintindihan ang point namin ni Ofer Mirna at yung kapatid niyang si Jason. See? At least dito, this is the real proof na talagang nagsisinungaling sila, na from the start pa nga lang daw ay talagang care na daw sila kay Mahal. Eto, nasaan si Mix, nasaan si Jet? Sino ang nagbuhat sa kanya para ilagay doon sa upuan niya? Ha? Walang iba kundi yung dating manager ni Troy na nandoon na bago pa sila dumating. Oh, so ibig sabihin, asan yung care? Tapos itinabi pa doon sa tao, na isang kissy babes, na by that time na nakita nyo na may itinuturo siya, may pinapaabot siya, tapos biglang binaray yung kamay niyang ganun. Yun bang pag-care? Bakit nila itinabi sa tao na babara pa sa kanya kung may papaabot siya? Dapat yung ipatabi kahit papano, isang alalay man lang o whatever talaga na talagang naka-destined para at least mabigyan siya sana ng tamang care and attention at that time. Pero tingnan nyo, lahat, nag-start niya, naglagay na ng mga kanya-kanyang mga pinggan niya, may mga laman ng mga pinggan nila, pero siya walang-wala pang nailagay sa pinggan niya, kahit man lang kanin sana. Wala man lang nag-abot ng kanin, wala man lang, at least kahit nagsandok man lang sana para sa kanya. Kasi alam nila na this is a person who really needs a special care and attention. Pero yung sinasabi nila na wala pa daw vlogs, pero nandyan na daw sila at umaalalay na nagka-care na daw. Bullshit! Yun lang masasabi ko sa inyo, Migs at saka Jet. At least hawak ko ang katotohanan. Hawak na hawak ko ang katotohanan. Kayo nagsasabi na, dapat si Jet lang dapat ang doon lang ako magalit kasi siya daw nagtaksa. Pareho sila dahil pinagtaksilan nila ako, pinagsinungalingan nila kung ano yung relasyon nila. Dahil sinabi lang noon na, pinsan, wow. Meron bang magpinsan na nagtsutsupaan o kaya nagdadakman? Excuse my language, pero alam ko kung anong nangyayari sa dalawang lalaking nagkakarelasyon. Masakit ang katotohanan, di ba, nakakahiya na malaman ng ibang tao. Pero that is the reality. Dapat hindi kahiya, di ba? Dahil ako, I don't care kung anong relasyon ng dalawang tao. Huwag lang kayo magsinungaling sa isang tao na nagmahal din, na katulad ni Mahal. Yung deception, yung betrayal, yung lies, yon ang ibinato sa akin. Walang akong ginawa kundi nagmahal lang at nagtiwala. Pero yung ibabato yung ganun. Ganun din si Mahal. Kung ano yung nagiging sitwasyon ni Mahal, ganun din ako. And that's the reason why I came out para sabihin ng totoo. Yun lang, mga hunghang, mga gago kayo, putang. Kaya kahit sino, mapapamura talaga. Kasi pag nakita talaga nila yung video na to, ito talaga magpapatunay na hindi totoo yung sinasabi nila. Puro kasi nungalingan yung sinasabi nila noon, wala pa silang vlogs or whatever, dati na daw nilang kinikare. Ganun ba? Diba? Pero pagdating na pagdating, hindi tingnan nyo? Sino ba ang nagpapasok sa kanya doon? Doon sa dining room na yon. Okay? Doon sa dining room ko dati, doon sa kung saan ako nakatira dati na mansion. Diba? Si Tito Donnie, yung dating manager ni Troy, siya pa yung bumuhat sa kanya para dalhin siya doon. Asan sila? Di ba? Yung ba sinasabi na, na kahit saan magkatabi o whatever, ngayon dahil naka-vlog sila, may camera, sinusubuan pa, hindi lang yung sinasandukan, sinusubuan pa, samantalang doon putang ina ni, hindi nga niya pwedeng tabihan. Di ba? Sa pagtulog pa kaya, sa kainan nga lang, hindi pa niya kayang tabihan. Doon pa kayo sa pagtulog, kaya mga punyeta kayo, mapapamura talaga ako ng putang ina. Kahit sino. Diba? Kunwari pa, inaakap, hinahalika, nililips to lips. Tama na yung putang inang drama nyo, nakakadiri na.
Natural si Mahal tuwang-tuwa dahil akala niya totoo yung pag-care. Akala niya totoo yung pagmamahal. Kasi nga naman, katulad yung sinabi ni Jason, ang kapatid mismo ni Mahal. O, pagdating kasi sa laki, kilig na kilig na yan. Hindi niya mahindi. Since naman na talaga from the start pa lang talagang crush na crush niya, talagang kilig na kilig siya kay Mix, di ba? At yun nga ang dahilan noon kung bakit umuwi siya na naglasing daw dahil nga sa nagselos daw siya sa kanya. Kaya nga siya pumatol kay Ares, which is a friend of mine also. Nasa ibang band siya noon si Ares. Pagdating niya, sila na. Pero pansamantala lang yon. Pero natural, di ba? There's always a hidden agenda here dahil gusto rin sumikat yung tao. Huwag niyong sabihin na napamahal siya because of Mahal na tao. As in talaga. Paano kung walang pangalan yan? Paano kung hindi showbiz yan? Paano kung hindi hindi nila na naisip na pwede nilang gamitin yan just for fame? Kasi at that time, wala pang mga vlogs para sabihin natin na pagkakakitaan. So, they came to realize na, magandang pagkakakitaan, i-vlogs, ganun-ganyo, tingnan nyo. Pagkatapos sinasanto nyo, ay isang tao, na tingnan nyo, yun ba ando itong ikalat nyo itong video na to, ha? Ikalat nyo because this is a proof. Hawak ko ang katotohanan na hindi totoo yung sinasabi ng pagmamahal. Diba, mga tangat, mga hunghang? Diba, napakaliwanag? At saka diba sabi na rin ni Jason, yung kapatid ni Mahal, na dapat yung kapatid niya ulit ang pupunta doon kasi hindi naman nila booking yun . Booking nung kapatid ni Mahal mismo yung Oh My Love. Pero bakit? Inagaw nila. Di ba napakaliwanag yung paliwanag ni Jason sinabi niya kasi para daw makapag-vlog yan. There you go! Vlog! Dahil sa putang inang vlog! Sabi ko na nga ba sa inyo . Bakit kung walang pagbavlog? Palagay mo ba? Ha? Magtsatsa kasi Mix doon na napakahirap niya magbantay-bantay ng ganun habang nasa shooting, napaka-boring. 'Di ba? Buti sana kung binilhan siya ng chairman lang na pwede niyang tulugan o whatever, nandoon nakakaawa. Samantalang lahat ng mga artista may daladalang ganun, pagkatapos siya wala. Hindi ba nila naisip 'yon? Samantalang sobrang dami ng pera nila, hindi man lang nila mapagmabilan nito. Magkano lang 'yon? Ha? Dati-dati 3,000, ngayon 1,000 na lang. Sa totoo lang. Kaya ako bumili lately ng 2 na . Para kahit papano, ha? Anytime na meron akong pumunta, nandyan lagi. Hindi pa nila naisip yun. At alam talaga nila na alam ni Jet dahil alam niya nung kami magkasama, every time may shooting ako, may dala-dala akong ganun. Alam niya. Pero bakit hindi man lang nila mabigyan at mabilhan? Di ba? So meaning to say, they don't really fucking care. Kasi vlogs, di ba? Napakaliwanag mismo si Jason nagsabi. Vlogs ang dahilan. Puro vlogs, putang inang dahilan. And of course, pag may vlogs, may pera dyan, di ba? Pero tingnan mo, meron ba kayong nakita? Ha? Kahit man lang yung pag-kirman lang sana, kahit tinabayan na lang at that time, nandun sila sa bahay ko nung ako'y nag-birthday. At sa nga pala, panghuli na yon yung panghuling batch na yon kasi three batch yung mga dumating . Panghuli na sila nun. Okay? Panghuli na sila. Sila na yung nahuli at that time dumating na sila. Papakita ko yung full video later on. Alright? So, ganon, mga tanga, mga hunghang. Ang babobo kasi nyo . Ay, nako. Talaga, wala. Sobrang bobo kayo. Hindi nyo man lang makuha ko anong point namin ni Offer Mirna. Okay, point nung Jason na yun. Sobrang napaka-bobo. Sa bagay nga naman, kung pinanganak kang bobo, kahit anong gawin mo, bobo ka pa rin. Mga bobo! Lalo-lalo na mga putangin ng mga vloggers na yan na kung ano-ano-ano para lang magkakita sila. Wow! Pinapalabas pa na akong mas bantalang dapat kayong magpasalamat sa akin ngayon dahil nagbibigay ako ng putang inang totoo. At sinamimigay ko yan ng libre. Kayo ang kumikita, mga gago kayo. And you deserve that putang ina nyo talaga. And I'm not gonna say his name. Pagkatapos sasabihin na, miss mo na siya. Ha? Miss mo na siya. Panay pa yung iyak-iyak mo dyan. Kung totoo, miss mo na, miss na, miss. Kung totoo, miss mo na siya. Hindi dahil sa mahal mo. Dahil namimiss mo. Dahil mahal na mahal mo siya. Hindi katulad ng mga na wala naman talagang totoong minamahal. Miss mo na siya. Dahil nga naman, wala na siya bilang ka-vlog o pagkakakitaan mo. Yun ang totoo!
Huwag mo nang bilugan ng ulo ng lola mo, bilog ng lola mo, ha? Punong-puno na yung pagbibilog nyo sa akin. Pero hindi kayo makakalus sa akin kasi sabi ko nga, nasa akin ang alas dito. Nasa akin ang confirmation na totoo lahat ng mga sinasabi ni Offer Mirna. Kaya mabuti lang nakita ko kung ano yung vlogs niya. Dahil kung hindi ko pa nakikita yung vlogs niya, kung yung mga dati-dati pa lang na kung ano-ano mga kagaguhan na mga pinaggagawin niya, hindi ko lang pinapakialaman. Pero nakita ko na yung vlogs ni Offer Mirna at siya na talagang sinasalakay na yung mga katulad mga vloggers na walang utak. Mga bobo at talagang pinagkakitan mga mukhang pera, mga patay gutom. So, kaya nga naman, I came to her rescue. Oh, 'di ba? Kasi nga naman kung hindi ako nagpatotoo, hanggang dun na lang. Walang magpatotoo na totoong mga taong ito ay sinungaling. Oh, 'di ba? At least Mahal was an instrument bago siya namatay. Nag-iwan siya ng alaala para mabigyan tayo ng pagkakataon para ma-open natin kung ano 'yung mga totoong mga kalansay ng mga 'to. Mga bulok na kalansay nila. Diba? Nabubuhay nga sila, pero hindi natin alam. Nasusunog na mga kaluluwa nila dahil sa panlilin lang nila, kasinungalingan nila, at kung ano yung pinaggagawan nila para lang mabilog ang mga katulad natin, lalong-lalo na si Mahal. Diba? Wala naman siyang ginawa kundi nagmahal lang eh, dahil akala niya totoo yung mga tao na kumupkop at nag-adapt sa kanya. O, diba? I'm using the word adapt kasi nga naman, katulad yung sinabi ni May Rivera noon, sabi niya na, oh, ayan, inadapt ko na si ano, oh. 'Di ba? Si Mahal. Oh, parang ganoon na rin, 'di ba? Parang inadapt na rin nila, pero dapat tinuring talaga nila na kung ano yung pagtrato nila sa camera, dapat ganun din ang pagtrato nila sa totoong buhay. At very very good example yung nakita sa video ko, plus kung ano nangyari bago siya namatay. Hindi pa ba sapat 'yon? Kung talagang nagkakera mga putang inang mga tao na to, then, hindi ganun ang mangyari sa kanya. Siguro naagapan siya. Katulad ko, naagapan ang COVID ko. Buhay pa ako para magsalita ng totoo! Tama na lang muna ang Jetro Curry at saka Milk Molino. Alam nyo naman kung anong nangyari, di ba? Kung tutulagang inaalagaan nila si Mahal na katulad yung pinapikit sa video, pero kung ano yung in-upload kong video nung birthday ko, at that time wala pa silang vlogs, pero ngayon nagwa-vlog na sila. Wow! Akala mo, totoo ha? Ha? May social distancing nga at that time sa kanila, wala pang COVID. Ang lalayo nila. Para bang naiirita sila o kaya nandidiri sila sa kanya. Oh, di ba tama ako? Kala mo, may COVID na at that time, kala mo may social distancing na. Ang lalayo nila, parang nandidiri sila sa kanya. Yung parabang hindi sila proud na meron silang daladalang Mahal at that time. Oh, di ba? Hindi katulad ngayon na wow, pagka kahit saan pupunta hawak-hawak, karga-karga si Mahal. Eh, at that time, sinong kumakarga? Oh, 'di ba? So kinakailangan pa na si Tito Danny yung ano yung ex-manager ni Troy Montes o kaya Papa Troy o kaya Kid Lopez, 'di ba? Siya pa yung bumuhat para dalhin siya doon sa dining room. Oh. 'Di ba? Bakit hindi sila? O ibig sabihin baka mamaya kinaladkad lang siya na naglalakad din na kailanman hindi man nila ano kinarga o whatever. So kawawa talaga ang Mahal. 'Di ba? So I'm so glad na I'm able to reveal kung ano yung mga katotohanan dahil I'm sure na si Mahal ngayon eh kung andyan yung espiritu niya, nakikita niya ako at na naririnig niya ako. I'm so sure na talagang tuwang-tuwa siya ngayon. Eh kung wala talaga siyang naiwan na yun nga yung message niya o kay conversation niya with Offer Mirna na about the dakman issue na si Migs dumadakma at naka ano pa sa ilalim ng kumot, nakatakip pa. 'Di ba? Eh siguro hindi tayo magkakaroon ng parabang yun yung open door. Yun yung pinaka key para ma-open yung issue na 'to.
na talagang kung ano yung pinapakita noon sa camera ay dahil nagva-vlog sila. Pero, off-cam, di ba? Katulad yun, may nagsabi na sinampal daw ni Jet si Mahal. I'm not really sure hanggat hindi ko nakikita yon, hindi ko alam kung anong detalya nun eh. Hmm? Hindi lang isa, marami yung nagsasabi sa akin about nga dun sa issue na sinampal daw ni Jet si Mahal o whatever. So, hindi ko naman nakikita. So, hindi ako pwedeng magsalita about it kasi hindi ko pa naman nakikita, di ba? Pero yung about sa T-Bots, di ba? Na from the start pa lang, iyak na lang iyos. Granted na umiiyak, totoong iyak ngayon, pero anong rason ba't siya umiiyak? O, di ba? Dahil there are lots of things bakit iiyak ka. Dahil nawalan ka na isang tao na akala mo